paalala ko din sa inyo. Dahil kaming lahat, yung mga magulang ninyo dyan, sa taas, dumaan kami sa pagiging bata, dumaan kami sa pagiging teenager, dumaan kami sa pagiging young professional. Hindi po namin sinasabi na bawal sa inyo ang makipagrelasyon. Mag-boyfriend o mag-girlfriend o magkagusto sa isang partner. Sino dito ang may boyfriend at girlfriend na? Okay, wag na natin pag-usapan dahil nakatingin lahat sa atin dito sa taas, no? Pero gusto ko na maintindihan ninyo na apat ay naiintindihan din ninyo ang inyong mga responsibilidad sa sarili ninyo kahit na meron kayong mga boyfriend at girlfriend. At sinasabi ko, okay lang. Bakit ko sinasabing okay lang na magkaroon ng boyfriend at girlfriend? Sagot doon kanina ng aming audience sa pagbabago campaign dahil it is part of growing up. Totoo yan. Number one, nai-inspire kayo. At number two, nasasaktan kayo. Napakahalaga para sa isang bata ang matuto kung ano ang pain. Dahil yon ang magbibigay sa kanya ng isang strong character at magmumold sa kanyang attitude na maging diligent, maging determined, and mag-aspire ng mas maganda pa kung ano ang meron sa kanya ngayon. Yan ang napakahalaga na lessons na dala ng ating mga relationships. Kaya okay lang yan. Ang hindi okay ay, ano po ang hindi okay? Sa pagbo-boyfriend at pag-girlfriend na tayo ay 16, 17, 18 years old. Yes, napapabayaan ang pag-aaral. Yun ang hindi mga okay na aspeto. Ano pa? Sige ma'am, tama na yun. Ulitin mo lang. Opo. Yes. Dapat nakatutok pa rin tayo sa ating pag-aaral. Ano pa ang hindi natin dapat? At alam natin na responsibilidad natin kapag tayo ay may boyfriend at girlfriend. Sa mga magulang, ano po? Yes, ma'am. Maraming salamat po. Huwag po tayong magbuntis ng maaga. Dahil kapag po tayo ay nag-anak ng maaga, hindi na po natin natututukan ang ating pag-aaral. At ang nangyayari po, hindi tayo nakakapagtapos ng pag-aaral. Natatapos man, pero nahihirapan na makapagtapos dahil meron na tayong anak na inaalagaan. Kaya dapat maalala natin na okay lang, pero meron akong mga responsibilidad sa sarili ko na kailangan kong gawin. Yan ang dapat din yung maalala. At itong ating gawad parangal is an initiative that creates a community of people we would possibly later see in the front lines, leading our country's growth and development through their chosen professions and career paths. Kayo po yung future ng ating bansa. Isa po sa inyo, dyan nakaupo ang magiging future Vice President. Kaya napakahalaga ng inyong role ngayon at sa mga susunod na taon para sa ating bansa. To the awardees, aminin na natin merong maiinggit sa inyo. But you deserve to be here, you deserve to be recognized, and you deserve to celebrate because you worked hard. At marami rin ang titingila sa inyo. Marami ang susunod sa inyo. At marami ang mangangarap na sana ay kagaya nila kayo.
That's one of the best parts of being recognized as among the best in your community. One of the best parts, I would say, because the award will not only allow your academic competence and accomplishments to shine, but it will also bring light to your character as a person. How you inspire others to follow your path, to chase your own dreams, and work really, really hard to get the life that they want for themselves. Because your award comes with a responsibility and a challenge, your recognition. And that is to do more, to be more, and to serve other people, your communities, your city, and your country. Some of you are just about to start the journey. Some are still halfway through, while some have reached the finish line of success. Congratulations po sa ating mga board passers. Sila po yung nandiyan na ngayon na nakaupo, na tinanong po natin noong 5 years old sila, what do you want to be when you grow up? Madami po ang sumagot, I want to be a teacher. I want to be an engineer. I want to be a nurse. I want to be a builder. Yaan na po sila ngayon. And yet, there are also some of you who, despite having reached the finish line of success, are again embarking on another journey. They are restless, they are unstoppable, they are motivated by an ambition that must be fulfilled. Para sa inyong lahat, mga kababayan ko, the future vice presidents of this country, the future leaders of Dasmariñas, I wish you that you become successful in the pursuit of your dreams. Congratulations sa inyong lahat at magandang tanghali po.